Basta batas. Basta batas. Basta batas. May isang lalaki po na nabangga ng kotse, sabi 40 km per hour lang po ang takbo ng kotse, at yung lalaki biglang tumawid nang di lumingon. Nabangga po nung nabangga po at namatay din po. Kinasuhan po ng pulis ng reckless imprudence resulting to homicide kahit wala namang kapabayaan yung driver ng kotse, sabi niya. Mananagot po ba yung driver? Right? At matatalo po ba siya, sabi? Unang-una kasi, yung usapin kasi nung may kasalanan siya o meron siyang pagpapabaya or negligence ay evidentiary. So hindi ko masasagot yan dahil hindi ko alam yung mga ebidensya o yung mga datos na, na ginamit laban sa kanya. Pero sa tingin ko, kung 40 kilometers per hour lang yung takbo niya, parang hindi ka naman makakabangga. Kasi medyo mabagal yung pagpapatakbo mo noon, parang may mali, di ba? Alam mo kasi ang tinitingnan ng batas dyan, alam mo kung paano, yung ebidensya mismo. Halimbawa, tinitingnan yung tama. Kung yung halimbawa yung nabangga mo, tumilapon ng 50 meters, hindi mo naman pwedeng sabihin nagpatakbo ng 40 kilometers per hour. Dahil kung 40 kilometers per hour yan, hindi naman yan titilapon. O, saka pangalawa, pwedeng yung gulong, di ba? Doon sa ano, kung Yung skid mark kasi, tinitingnan natin dyan kung mabilis siya at kung promeno siya, hindi ba? So tinitingnan din, yan nagagamit mo para malaman kung nagpatakbo siya talaga ng mabilis o hindi. Pero sa tama, makikita mo naman kung nagpatakbo ng mabilis. Kung mamatay yan, para sa 40 kilometers per hour, parang medyo may mali doon. Na-UP ba yung bumper? Oo. I would assume, mas mabilis ang pagpatakbo niya. 40 ang bagay lang niya. Nun, attorney, ha? O, hindi. Mahirap po kasing magsagot po ng isang bagay na hindi ko pa nakita kung ano ang ebidensya. Diba? Mahirap naman po na makinig tayo sa sabi-sabi. So, mas maganda po makita natin yun. Pasensya na po. Maganda nga, Sir Ezer, kung nakausap mo talaga ng live si attorney. But anyways, basta batas. Basta batas. Basta batas.